So yan po mga boss, magandang morning ulit sa inyo mga boss, mga madam, mga sir, at welcome again po sa ating vlog. At sa araw po na ito, andito naman po kami ngayon sa ulit. O dito po sa bayan po ng Rosales, pangalawang property na po yung tinignan po namin sa araw na ito. At ito naman po ay Nakaalong bypass road po siya. So ito po yung bypass road. Yan po yung way na papunta Nueva Ecija. At ito naman po yung way na papunta po sa Carmen Tiplex, sa Tarlac, ayan, sa Baguio. Ayan po. So, ito po yung property na binibenta. Malaking property naman itong ibibenta po namin sa inyo. Ito po ay mayroon pong sukat na 54 hectare daw po ito, more or less. At maganda pong pang business na naman po ito, pang commercial, pang residential, pang industrial. At yun nga po, maganda rin po siyang gawing tawag dito yung subdivision, mga ganyan po, o housing. So ito nga po ay simula daw po doon sa mga kabahayan po doon, sa may mga kabahayan po dyan, at hanggang doon daw po sa may creek po doon. So ang estimate po naming frontage po ng property na ito nasa mga kalahating kilometro o ihigit pa po siguro doon yung property na ito. So dito sa harap po niya may mga building na rin po mga tinatayo, at dyan sa part po niya may mga eh po yung mga commercial na ano dyan, mga commercial lot sa part po na yan. So dito po mayroon din pong ewan ko lang po kung creek po ito o irrigation po siya. Ito rin po isang source of water po nila dito, na patubig po nila sa kanilang mga palayan. So at ang price nga po ng property na ito, ay sabihin ko na rin po sa inyo, medyo may kamahalan din po. Nasa 1,700 po per square meter po yung price po nitong property na ito. 54 hectare po na 1,700 yung kanyang presyo. O yun nga po, 1,700 per square meter po siya. So dito nga po pala ay irrigation nga to. Irrigation canal. Ay irrigation po. Meron po siyang irrigation po itong property na ito. Luwang. Grabe. Inikot ko to ng ano, di ko kaya na isang araw ilibutin to. 54 hectare. Grabe. Talagang binibenta na yung mga property ng mga kapwa namin magsasaka, dahil yun nga po ay dahil sa hirap din po ng buhay, at sa mahal din po kasi ng mga ginagamit po na sa pangbukid, kaya nagbebentahan na po sila. Ulitin ko po, 54 hectare po ito. Ayan, ganda. May mountain view po kayo. Kitang-kita po dito yung bundok po ng Balungaw. O Mount Balungaw na tinatawag. Mayroon pong ano po dyan, tourist spot sa bundok na yan. Yung tinatawag nilang Hot and Cold Spring. Ayan. Sa Tiplex po pala, sa Tiplex Carmen Exit, mga estimate ko po na sa mga, wala pa siguro to, 2 kilometro. Masabi natin 2 kilometers po sa Tiplex Exit. Sa SM City Rosales, siguro mga 3 kilometro po. Sa MacArthur Highway, mga 2.5 kilometers po siguro. Tapos sa Baguio, siguro sa mga isang oras mahigit lang po ang driving. Sa Maynila, sa mga kulang-kulang 3 oras po ang driving po dito sa property nito. So ayan po yung bypass road, kitang-kita po dito. Ayan, grabe, luwang po ng frontage po niya. Yun nga po, simula po doon sa mga kabahayan po na yun, doon na doon po yung boundary. So ito, nakita nyo pong itong mga to, itong mga bukid rin po na ito. Ayan, yan po yung 54 hectare. Sa mga naghahanap po dito ng ganitong property na paglalagyan ng kanilang mga business, isa rin po ito sa pwede po namin i-offer po sa inyo. Meron din po kaming 10 hectare po dito na pwede rin po sa pang business, yung una kong binag. So pwede rin po yun. Mamili na lang po kayo kung ano yung gusto nyo bilhin. Kung gusto nyo maluwang, mas maluwang, ito po. Gusto nyo po yung sa mga 10 hektarya lang, meron din po. So ito mga nakikita nyo po yan, hanggang doon po sa may creek daw po doon eh.
Yan, sa may mamangga na yan. Yan po yung boundary daw. Mas hanggang dun pa po yan. Hindi na lang po namin masabi kung ano yung isang saktong boundary po dyan. So, yun nga po sinabi-sabi ng source po namin dito, 54 hectare po yung binibenta. At yung presyo nga po niya is 1,700 per square meter po. At siguro may bawas pa naman po siguro yun. Ayan. Yung capital gain tax po daw po, sagot daw po ng mga seller. At yung 5% din po ng kanilang agent, sagot din daw po ng mga seller. So ito po ay for sure, marami pong mga nagmamayari po dito. Kinonsolidate po nila ito bago po nila ibenta. Ayan. So sa aking detalye, hindi na, sa sinulat na yung detalye, hindi naman po sinabi kung ilang titulo po ito. Sabihin na natin siguro na sa mga 50 rin po siguro na title ito. O baka hindi lang po. Ayan. Grabe. Kung may ganito kang property, no? Asyendera ka na nun. Asyendero ka na nun. Ayan. So, wala na po akong may sabing detalye ng property na ito dahil limited lang po yung sinabi sa amin. So, electricity, andyan lang po yung power line, source of water. Siguro may nawasan na rin po dyan sa may bypass. At pwede rin pong deep well. Siguro may mga deep well naman po itong naka-install. Sa luwang po na ito, meron po yan. At yung maganda po dito, malakas po yung deep well po dito sa bahay po ng Rosales. Ayan po. So, ayan. Sa time bypass road po nito, talaga marami pong dumadaan dito. Araw at gabi marami pong dumadaan. Dito po kasi yung mga daanan na papuntang Nueva Ecija, papuntang Tarlac, sa western part ng Pangasinan, tapos sa eastern part din po ng Pangasinan, dito po dumadaan. Kesa dumaan po sila dun sa mismong town, ay matraffic po. Kaya dito po dumadaan yung mga ibang mga sasakyan na malalaki. At yung mga sasakyan na ayaw rin matraffic, dito sila dumadaan. Laki ng building na ginagawa dito. Hey boss! Shout out to you, boss! Ongoing po yung construction. Ayan. So sa ngayon po kasi ang nitrain po silang mga palay pero dry seeding na po dahil ilang araw na rin po kasi hindi umuulan, tapos pag umulan po ay hindi po natutubigan. So ang ginawa na lang po nila yung iba, nag-dry seeding na, tapos yung iba naman po may mga punla rin po. Siguro ito may mga punla na ito, may mga ano to, may mga deep well. So, kitang-kita rin po dito yung bulubundukin po ng Caraballo. Yan po, Caraballo Mountain. Kitang-kita rin po dito. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.